Ang kanyang tunay na pangalan ay Jennifer Adriano. Una siyang nakilala sa showbiz bilang si Ana Maceda. Pero bilang isang sexy at serious actress ay mas nakilala siya bilang si Rosanna Roses. Hindi lang ang kanyang buhay sa showbiz ang makulay at kontrobersyal, pati na din ang mga lalaki na nakarelasyon niya at na-involve sa kanya. The Philippine Showbiz List presents ang mga lalaki sa buhay ni Osang. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sino sa mga Tulfo Brothers ang nakarelasyon ni Rosanna Roses noon? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Tito Molina. Ikinasal noon si Rosanna sa kanyang ex-husband na si Tito Molina. 11 years silang naging mag-asawa. Noong 2004 ay nagkahiwalay ang dalawa. Taong 2007 noon ay inamin ni Rosanna sa The Buzz na nais niya makipagbalikan sa kay Tito. Nang tanungin kung bakit tila nagbago bigla ang pagtingin niya sa dating asawa, matapos niya itong sira-siraan dati o national television, ay ito ang isinagot ni Osang. Alaga, kasi kahit anong mangyari, mas lamang yung ginawa niyang mabuti kesa masama. Ayon din kay Rosanna na sa lahat ng mga lalaki na na-involve sa kanya, pagkatapos sila ni Tito, lahat sila may hidden agenda. Dagdag pa niya, hindi ko kailangan ng lalaki, ng katabi sa gabi. Pero kung si Tito raw ang lalapit sa kanya, ay siguradong hindi siya magdadalawang isip. Anya, I would welcome him with open arms. Sasabihin ko sa kanya, mahal pa rin kita. Mamamatay ako na ang huling bibigkasin ko, pangalan niya. Nagkaroon din ng alita noon si Rosanna at ang kanyang anak na si Onyok. Isiniwalat noon ni Onyok ang naging dahilan ng pagkakasira ng relasyon niya sa kanyang ina. Ilan sa mga bagay na sinabi ni Onyok ay ang di umano'y patuloy na paggamit ni Rosanna ng bawal na gamot at ang paglulustay nito ng pera at ang huli ay ang pagtutol ng ina sa kinakasama niya. Pero ayon kay Osang ay manipulado lang noon si Onyok. Hindi lang daw siya kumikibo kasi ayaw niyang ipahiya ang anak niya. Bilang nanay ay nasaktan siya. Last year 2019, sa panayam kay Rosanna ng press, ay ibinunyag niya ang di umano'y ginawang pagbayad sa kay Onyok upang baliktarin siya. Binayaran daw ito ng 20,000 pesos para siraan ang sarili niyang ina. Rudy Fernandez. Na-link noon ang action star na si Rudy Fernandez kay Rosanna Roses na nakasama niya sa isang sitcom. Naging usap-usapan noon ang pagiging malapit ni Rosanna at Rudy sa isa't isa. Pero ayon sa asawa ni Rudy na si Lorna Tolentino ay hindi lang kay Osang close si The Boy kundi pati na din sa asawa niya noon na si Tito Molina. Ayon pa kay Lorna, hanggat hindi nakikita ng dalawang mata ko, hindi ako naniniwala. At maski na anong chismis, hindi ako naniniwala unless si Rudy mismo ang magsabi. Noong kasagsagan ng kiss scandal ni John Estrada at Gretchen Barreto, ay sinabi ni Rosanna na wala lang ang ginagawa ni John at Gretchen kung ikukumpara sa version nila ni The Boy. Ang larawan ay kuha daw noon habang ginagawa nila ang sitcom na The Boy and the Girl. Ayon sa talent manager na si Lolit Solis, magugulat pa ba kami sa kahalayan niya? Diba ang kapal na mukha na parang ipinagmamalaki pa ang ginagawa niyang mang-agaw ng asawa ng may asawa? Ayon pa kay Lolit, pagganahin ninyo ang inyong imagination. Nakalambitin si wife sa tubo ng lababo habang tumatagaktak ang kanyang pawis at pigil ang hininga dahil caught in the action ni LT. Dapat malaman ng mga tao kung gaano kaduwag si wife. Mukha lang siyang matapang dahil sagana siya sa dakdak pero napakaduwag niya. Ang tinutukoy ni Lolit na wife o wipe ay si Osang. Ito daw kasi ang term of endearment nila noon ni The Boy. Sinadya niyang bigasin ito ng wipe dahil kasing hulugan ito ng basahan. Manager ni na Rudy at Lorna si Lolit at si Osang naman ay dati rin niyang hinahandle pero natapos ang kanilang relasyon nang ipinagkalat daw ni Lolit na buntis ang anak niyang si Grace na sa huli ay totoo naman pala.
Philip Salvador. Last year ay hindi napigilan ng Queen of All Media na si Chris Aquino na isiwalat ang pagkakaroon ng affair umano ng mister niya noon na si Philip Salvador kay Rosanna Roses. Sampal daw sa mukha ni Chris ang pagdetalye raw ni Osang sa naturang affair nila ni Ipe. Ito ay kaugnay sa tugon ni Chris sa viral na skit ni Bongo at Philip Salvador. Ani pa ni Chris, sampal din sa mukha ko nung dinetalye ni Rosanna Roses yung affair nila habang kami pa mag-asawa. Ayon pa sa kanya, but again, that's my fault. Sumama ako sa isang lalaki na hindi pa annulled. Noong nag-guest si Osang sa podcast with Mo Twister, ay may maanghang siya na pahayag tungkol kay Philip bilang partner. Anya, all acting. Sa acting niya, nakalima na, pero isa pa lang. Ted Failon. Sa podcast noon ni Mo Twister, ay sinabi ni Osang na ang pinakahindi raw niya makakalimutan sa mga nakarelasyon niya ay ang ngayoy batikang radio commentator at newscaster na si Ted Failon. Sa paparazzi showbiz exposed ay ipiniliwanag ni Osang kung ano ang namagitan sa kanila ni Ted. Bata pa daw siya noon. 20 years old lamang siya. Anya, naligaw naman si Ted. Hindi basta ano one night stand. Hindi, napaka-gentleman niya. Tanong sa kanya ng host na si Dali Ann Carvajal kung love ba ang naramdaman nila noon sa isa't isa. Ayon kay Osang, pag-ibig daw talaga yon. Kaso noon siya mirab ito dahil nag-asawa na siya. Mon Tulfo. Ang kolumnista naman na si Mon Tulfo ay inamin na naging magkarelasyon sila noon ni Osang. Sa morning show na Chris TV ay binanggit ng host na si Chris Aquino ang interview noon ni Osang sa The Buzz kung saan binanggit nito na si Mon ang nagdala ng joy at happiness sa buhay niya. Kinumpirma naman ito ni Mon. Anya, mutual yon, but we parted as friends. At binahagi din ni Mon ang sakit na naramdaman niya nang maghiwalay sila. Anya, siguro yung iyak na maligaya dahil nakamtan mo ang pag-ibig niya at umiyak din dahil umalis na siya sa buhay mo. Ganun ang relasyon, hindi ba? Sometimes you are the one who gives up and sometimes the other person was the one who gives up. The Other Man. Sa kanyang podcast sa Good Times with Mo ay nagpasabog si Osang ng mga revelasyon tungkol sa mga iba pang mga artista na nakatalik niya. Sa Ted Failon daw, ang pinaka-the best sa lahat at ang worst niya ay si Robin Padilla. Tamad daw ito. Ang iba pang mga lalaki na binanggit niya ay sina Jao Mapa na magaling na performer daw at parang hindi na bata. Ayon din kay Osang, si Jao ang pinakamagaling humalik sa lahat ng leading man niya ayon sa kanyang interview sa Tonight with Boy Abunda. Si Tonton Gutierrez naman ay Digo Sardines. Si Juan Migbondok naman ay A Waste of Time. Ni-reveal din niya na almost 275 na ang kanyang nakatalik dahil nagsimula siya ng bata pa siya. At inamin niya rin dito na kahit sa babae ay may experience na din siya. Blessy. Noong 2016 ay ikinasal si Rosanna sa kanyang partner na si Blessy Arias, isang lesbian. Una silang ikinasal sa Canada noong September 2016 at ikinasal sila ulit sa Antipolo noong Disyembre ng nasabing taon. Naging magkarelasyon na sina Blessy at Osang noong mga teenagers pa sila pero nagkahiwalay sila at nakasal nga siya noon sa kay Tito Molina. Ayon pa kay Osang, alam mo yon, naramdaman ko ulit for the first time na I was human. Dagdag pa niya, buti na lang niready ko yung sarili ko na single ako para kapag dumating yung forever ko, single ako. So alam mo yon, tumatak sa isip ko yon. Dapat pala marunong ka lang maghintay. Ano ang iyong masasabi sa mga taong na-involve kay Rosanna Roses? I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!